Magpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan ang mga tips. At the same time po, atin din pong tatalakayin magkano po ba ang aking kinita sa aking 1 million views sa aking YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ba'y nagnanais na maging isang content creator o isang maging vlogger sa YouTube? Ikaw rin ba'y nagnanais na makakuha ng maraming views? Para sa iyo ang video na ito, tapusin mo lamang to, ang video ito, at di malayong makukuha mo ang 1 million views kagaya rin ng naabot ko. Kung kayo po'y nagnanais na maging isang content creator o maging isang vlogger, narito po ang mga tip na unang-unang dapat ninyong gawin sa pagsisimula ng inyong YouTube career. So bago po, ito ang number one tip na aking ibabahagi sa inyo, ang pagkakaroon ng niche. Ano po ba yung niche? Ito po yung topic. Ito po yung magiging topic po ninyo every time po na kayo po ay mag-upload ng inyong YouTube content. So sa atin po, sa ating channel, kung inyo pong makikita, ang topic po natin ay construction. So dapat po sa pagpili po ng topic, dapat po familiar po kayo sa bagay po na inyong isishare. No, para po hindi po kayo asiwa sa pag-deliver every time nagagawa po kayo ng content ay maipapaliwanag nyo po ng maayos doon sa inyong mga viewers. Every time po na kayo po ay magpapaliwanag, ay kabisado nyo na po ang inyong sasabihin. Every time po na kayo po ay mag-share ng mga topic or content sa inyong YouTube channel, ay masasabi nyo po na experience nyo na po. So, tayo po, pag nagbabahagi po tayo ng ating mga experience at talaga pong may alam tayo doon sa ating ipinabahagi, hindi po magiging mahirap sa inyo ang pag-deliver ng inyong content. Magiging kapakipakinabang pa po ito doon sa mga manunood. So yun po ang number one na dapat po ninyong malaman, ang pagkakaroon ng niche. Sa niche, sa pagpili po ng niche, dapat po doon sa bagay na gamay po ninyo. No, kung saan po kayo sa tingin nyo, kung ika nga, kung saan po kayo malakas, no, doon po kayo mag-concentrate. Sabi nga po, focus. Opo, kailangan po nating mag-focus. So, halimbawa po, kung ang content po ninyo ay pag-gardening at doon po kayo malakas sa tingin nyo na kaya nyong ipaliwanag ng maayos sa inyong mga viewers, so magpo-focus po kayo ron. No? May mga pagkakataon po kasi minsan na kapag tayo po ay nagpapabago-bago ng ating content, ang ating mga viewers ay hindi po nag-i-stay sa ating channel. No? Hindi po sila nagsasubscribe. So, malaking bagay din po na meron tayong niche o meron tayong topic na every time na tayo po ay mag-upload ng content ay doon lang po umiikot ang ating kwento. So dapat din po sa pag-upload po at sa pagpili po ng inyong niche, malaking bagay din po ang familiarity doon sa inyong sinishare, no? Para po pag kayo po ay familiar doon sa inyong sinishare, no, masasabi po natin, no, may papaliwanag nyo ng maayos, lalabas po na ang video po ninyo ay magiging educational. So, nagkakaroon ng interest ang inyong mga viewers na panoorin at mag-stay sa panonood ng inyong video. Ang pangalawa po, no, dapat ang inyong topic ay napapanahon. Kumbaga po, masasabi po natin na sumasabay sa uso, sumusunod sa uso. So, hindi po tayo po pwede na basta na lang po tayo nag-upload ng ating video, no, na hindi naman po napapanahon. Kasi pag ang isang bagay po na ating sinishare ay masasabi po natin na napapanahon, nakakasabay po siya sa uso, nakakasabay po siya sa interest ng viewer. Halimbawa po, pag tayo po sa ating construction channel ay nag-upload po tayo ng video na napapanahon, nakakakuha tayo ng mataas na views, no? Nakakakuha tayo ng mataas na revenue, no? Pero kapag po ang ating sinishare regarding sa construction ay sa matagal ng panahon, no, yung iba po doon ay nawawala ng interest, so hindi sila nakakasabay. So malaking bagay din po na kapag ka ang topic nyo po ay napapanahon, kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na trending. So pag tayo po ay nakakasabay doon, ang ating topic po ay nakakasabay sa mga trending na mga pangyayari sa kasalukuyan po, malaki po yung chance na panonoorin po ng mga viewers. So yan po ang isa sa bagay na dapat po ninyong isaalang-alang. No? Tapos, mag-iisip din po kayo ng content na kakaiba. So, marami po tayong makikita na mga video sa YouTube, no? Ay
parang sasabihin natin ay familiar na yan, hindi na po yan ano, parang hindi nakakuha ng interest. Pero kapag ka po ang video na ating ina-upload, unang-una po ay napapanood at the same time po ay kakaiba. Basta po magpo-focus lang po kayo doon sa inyong content, no? Pag nakita po yan ng mga viewers, no, every time na mag-scroll up, scroll down sila sa YouTube recommendation, ay pag nakita po nila ang inyong topic ay nakukuha po natin ang kanilang interest. Ang pangatlong bagay po na aking i-share sa inyo upang tayo po ay makakuha ng atensyon ng ating mga viewers ay ang pagkakaroon ng interesting, informative, nakakaagaw atensyon na YouTube thumbnail. No, napakalaking bagay po noon na ang pagkakaroon po ng YouTube thumbnail, lalo po sa atin na nagsisimula pa lang, hindi pa po tayo kilala, no? So, pag tayo po ay hindi pa kilala, pero tayo ay may mga thumbnail na interesting, yung something na kapag ka nag-pop up doon sa ating YouTube recommendation or every time na magbabrowse sa YouTube, ay nakita po ang inyong thumbnail na something na may kakaiba, nakukuha po natin ang atensyon ng viewers. So, malaking bagay din po yun. At the same time po, pag tayo po ay may magandang thumbnail o interesting thumbnail o yung nakakaagaw ng atensyon na thumbnail, yung atin pong content ay nire-recommend po siya ni YouTube. So, malaking bagay po kapag ang video po natin ay nai-recommend ni YouTube. Every time po na may magbabrowse, lagi po siyang isisingit. Isisingit po siya ng isisingit ni YouTube sa mga viewers. So, kumbaga, ino-offer ni YouTube yung ating mga video sa mga viewers dahil nakita ni YouTube na maganda yung ating thumbnail, no, yung ating mga description dapat po nalalagyan po ng maayos yon, no, yung mga tagline, no, na nalalagyan po yan, may mga nakalagay po yan doon sa baba sa description, so dapat po makompleto po yan. Yung mga ganyang bagay po ay napag-aaralan po yan, no, kagaya nga po sa ating YouTube channel, sa content po natin, meron po tayong video po doon na nagkaroon po siya ng 1,000,000.1 views. So, yun po, masasabi na rin po natin na nag-viral at nag-trending. So, isa po sa naging sikreto po noon, ayan po, ay doon sa tatlong ibinahagi ko. Unang-una po ay napapanahon, no? Napapanahon kasi yung time po na in-upload po natin yung video na yon, yan po yung ang arawan at ang pakyawan, no? Kung mapapansin po ninyo, may mga nakalagay pa yan doon sa thumbnail na mga bagay na bakit hindi nila sinasabi. Tapos yung sikreto, no, nakalagay po yan doon, yung malaking tipid. So pag nakita po ng mga viewers yon, nagkakaroon sila ng interest. So yun po ang masasabi ko na isa sa nakakuha ng atensyon ng ating mga viewers. At the same time po, yung time na yon na in-upload po natin yung video na yon, masasabi ko po na napapanahon kasi yun yung buwan na magandang ipagpatayo ng bahay. So, nung time na yun na maraming nagpapagawa, no, nakakita ng mga viewers, nagkaroon sila ng interest. Kaya masasabi ko na napapanahon, no. At the same time po, yung sinasabi ko na mag-focus po dun sa topic, dun sa niche, yun, makikita nyo po yan dun sa video. Ilalagay ko po yung description, yung link ng video na to para makita nyo rin po at maobserbahan po ninyo kung paano po nakakuha ng 1.1 million views ang ating YouTube channel at the same time yung video po na yon. So ngayon po atin na pong pag-uusapan, magkano po ba ang aking kinita sa aking 1 million views sa aking YouTube channel? So akin na pong sasabihin po sa inyo at the same time po dalangin ko na ang video ito ay makatulong sa mga kapatid po natin na nagsisimula pa rin din po na gumawa ng kanilang YouTube channel, no? Patuloy lang po tayong mag-upload ng mga videos, lalong-lalo na po yung mga videos na mapapakinabangan po ng mga tao, videos na makaka-inspired, no? Videos na makakapagbigay aliw sa ating mga manunood, no? Patuloy lang po tayo. Sa una po ay medyo mahirap po, no? Pero pag patuloy lang po tayo na mag-upload ng mga ganong klaseng video, maniwala kayo sa hindi ay makukuha nyo rin po ang inyong minimithi na pagkakaroon po ng commercial. No, ang requirements nga po pala bago po tayo mabigyan ng commercial o bago tayo ma-monetize sa ating YouTube channel ay magkaroon muna ng 1,000 subscribers, no? Tapos magkaroon po ng 4,000 watch hours. So yung 4,000 watch hours po na yun, ang ibig kong sabihin doon, kung ang lahat ng views sa inyong YouTube channel ay pagsasama-samahin at umabot po siya ng 4,000 watch hours, si Google AdSense or si YouTube ay mag-i-email po sa inyo, no?
Bibigyan po kayo nila ng email na pwede nyo na daw pong i-apply ang inyong channel for monetization. So, yun po ang isa sa step para ang inyong videos po ay ma-monetize. So, akin na pong i-reveal ngayon, magkano ba ang aking kinita sa aking 1 million views sa aking YouTube channel. So, ang kinita ko po doon sa aking 1 million views sa aking YouTube channel is 1,032.97 dollars. So yun po ang aking kinita, 1,032.97 dollars po ang aking kinita. O kung i-convert po natin ito sa peso is 52,392. So bali yun po ang aking kinita, no? Marami rin pong maaari rin pong sa iba ay magiging mas malaki pa po, no? O sasabihin po ng iba, bakit kuya yun, ba't medyo mababa yata yung inyong nakuha sa inyong 1 million views, no? Nagkaroon po kasi ng sa settings po ng aking ads ay nai-off ko po yung aking skippable ads, no? Doon po kasi pag every time na mag-a-apply po kayo ng ads, no, may mga nakalagay po yan doon na mga category kung alin bang ads ang gusto nyo po na ilagay sa inyong YouTube, sa YouTube video. So, kaya nga po, gawa nung nagsisimula pa lang tayo at tayo ay wala pang sapat na kaalaman, hindi po natin alam na yung mahabang commercial para doon sa video natin ay nakapatay, no? Link na lang po natin nalaman, pero okay lang po yun, no? Ang importante po doon ay naiayos po natin siya, no? Ang importante po doon na habang tayo po ay patuloy na nag-upload ng ating mga YouTube content ay natututo tayo, no? May mga bagay po tayo matututunan. At the same time po sa mga kapatid po natin na patuloy pa rin po na mag-upload, kahit hindi nyo pa po nakuha ang 1 million views ay magpatuloy lang po kayo sa pag-upload ng mga video, no? Lagi po nating iisipin na tayo po hindi lang po tayo laging nag-upload ng video para lang po doon sa pera. Nag-upload po tayo ng mga video para makatulong din po sa iba, mag-inspirasyon din po tayo sa iba, no? Patuloy lang po tayo. At sa muli po, mga kapatid, maraming salamat po. Dalangin ko na ang videong ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman at nakapagbigay ng inspirasyon, lalo na po sa mga kapatid po natin na nagbabalak magsimula ng kanilang YouTube channel. Sa muli po, ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.